Alia ka pala, Cordapia. Nagulat naman ako sa iyo, maestro. Na-curious po kasi ako. Mukha kasing maganda yung intro mo sa Punsoy. Eh, narinig ko. Kaya gusto ko rin pong malaman kung paano ang pagsasaayos ng chi at yung limang elemento para naman swertihin ako. Ang pagkukwento natin yun ay tamang pagsasaayos ng mga bagay at limang elemento upang dumaloy ang chi o ang life-giving force o ang life energy, at kapag tumama ang daloy o maganda ang daloy ng chi sa ating buhay o sa ating negosyo, ay kasunod nito ang pagdating ng swerte at magandang kapalaran. Eh, gusto ko po sanang magnegosyo. Ano po ba ang pwede nyo ibigay na tip sa akin para maswertehin ako? Yan ang pagkukwento natin ngayon, Cordapia. Sa particular, mga tips kung paano suswertihin ang naluluging negosyo. O kung magsisimula ka naman ng negosyo, ay kung paano suswertihin ang iyong negosyo. Ang ating tip, number one, ay upang umunlad ang naluluging negosyo, ay kailangang malaman ang tamang posisyon ng kahera. Ang kahera ay siyang tumatanggap ng bayad, nagbibigay ng sukle, halimbawa restoran ng iyong negosyo o tindahan, iaabot ng tindera sa kahera ang bayad at susuklian naman ng kahera. Saan dapat nakapwesto ang kahera upang huwag malugi ang negosyo? At kung magsisimula ka naman ng negosyo, saan dapat nakapwesto ang iyong kahera? Saan po ba, maestro? Yan ang tip number one. Upang muling umunlad ang naluluging negosyo, ang dapat isaalang-alang ay ang tamang posisyon ng kahera. Mahalagang tandaan, ang kahera ay dapat na nasa wealth position. Wealth? Kung saan ang wealth position na tinatawag sa Punsoy ay ang direksyon o sulok na nasa silangan o kaya isang sulok na malapit sa southeast o timog silangan. Bukod sa wealth position, maaari ding ang kahera ay lumagay sa isang lugar kung saan nakikita niya ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa nasabing establisimiento. Kaya kung magninegosyo ka, Cordapia, siguruduhin mo na nasa wealth position ang iyong kahera. Tandaan mo ang salitang silangan o timog silangan ng iyong business site. Sige po, tatandaan ko yun, maestro. Ang isa pang dapat tandaan sa naluluging negosyo, kaya siya nalulugi, may dahilan. Lalo na sa mga restoran o sa mga kainan. Ano po yun? Hindi dapat nakatabi ng iyong kahera ang walis o ang pambugaw ng langaw. Ganon din ang pangtanggal ng mga alikabok. Sapagkat hindi dapat katabi dahil hindi rin dapat na natatanaw ng kahera ang nasabing mga bagay na nakakataboy ng swerte. Tulad ng nasabi na pambugaw ng langaw, walis o pantanggal ng alikabok. At dapat po laging itatago yon sa taguan. Oo, wag na wag itong iiwanan sa lamesa o sa lugar na kinauupuan ng kahera. Ganun din ang mga walis ay itatago at wag ipapakita sa kahera. Nangyaring ganun dahil ang mga bagay na ito, katulad ng walis, inuulit natin, pambugaw ng langaw, pantanggal ng alikabok, kapag ito ay katabi ng iyong kahera sa iyong negosyo, ay itataboy din ng mga pambugaw ng langaw, walis at pantanggal ng alikabok ang swerteng chi na nagdudulot ng magandang kapalaran sa isang restoran o sa isang tindahan. Ganun po pala yun. Ganun yun, nagtataboy ang nasabing mga bagay ng swerteng chi kaya tuloy-tuloy na nalulugi ang isang negosyo. Sige po, tatandaan ko yun, maestro. Ang pangalawa na tip upang magtuloy-tuloy na umunlad ang iyong negosyo kung sakaling magtatayo ka ng negosyo ay ang tinatawag na pagpaparami ng produkto sa pamamagitan ng malaking salamin. Pwede pala yun? Pwede, yan ang ating tip number 2. Pagpaparami ng produkto sa pamamagitan ng malaking salamin. Ah, kahit pala konti lang yung produkto, pwedeng dumami, no? Parang magic, ha? Dagdag dito, ang paglalagay ng salamin sa pook ng negosyo ay sadyang napakahalaga.
Halimbawa, ang ibinebenta mo ay alak o pagkain. Ilagay ang malaking salamin na malinaw sa likod ng pagkain upang mag-reflect ang maraming bote ng alak o kaya upang mag-reflect ang isang katutak na pagkain na nakikita ng mga customer. Ganun pala yun. Sa ganitong paraan, kung paanong dumarami ang refleksyon ng mga produkto, doon din naman karaming positibong chi ang bubuhos sa nasabing restaurant o tindahan. Sa ganitong paraan, suswertihin ang iyong tindahan, sa partikular ang iyong restaurant, dahil nadodoble ang iyong mga produkto sa pamamagitan ng malaki at malinaw na salamin na nasa likod ng iyong kalakal. Ganun pala yun ah. Pwede pala yun. Pwedeng-pwede yung mga tip natin na yan. Kaya sa susunod, muli ninyong subaybayan ang ating kwentuhan at mga punsoy tips. Dahil marami pa tayong ibibigay na mga punsoy tip na magpapaunlad ng inyong negosyo at iba pang mga punsoy tips upang swertihin kayo sa buhay. Maraming salamat, Maestro, sa iyong tips. At muli, maraming salamat po sa mga nanood ng ating YouTube channel. Huwag na huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at mag-comment sa comment section ng ating YouTube channel. Dito pa rin sa Kwentuhan at mga punsoy tips ni Maestro Honorio.